Hi guys, this is Jerwin. So, today, ipapakita ko sa inyo kung anong nangyari sa amin nung Wednesday habang papauwi kami ng Manila. So, after ng toll gate ng NLEX, bigla na lang nag-stop yung engine and alam kong may naputol or nag-stop na cable. Pagtapak ko ng clutch, ayun, wala na nga siyang pushback. So, yung nakikita nyo ngayon, yan yung initial na ginawa namin. So, yan, zip ties, ring ng keychain. Yan yung ginamit ko. Nakakita lang ako ng keychain na pwedeng gamitin. And eto na yung pangalawa. Yung mga cables or wires na yan, galing na yan sa Shell Edson near SM North. Pero initially, ang nakalagay dyan is yung chargers ng iPhone, charger ng Samsung. So, dalawang charger yung nasira ko just to fix it temporarily. Kasi as we were parked sa gilid, sinabihan kami na we only have 30 minutes else ipapataw na nila yung sasakyan, and it's 1,800 pesos paglagpas lang ng Balintawak. So that's more or less 2 kilometers. So ayoko namang ganun. Though kaya natin magbayad, pero alam nyo na, pwede naman natin gawan ng paraan. So, yun na nga. Yan yung nilagay namin. Buti kasama ko yung pinsan ko and kasama ko yung anak ko. So, I have to find a way, and eto nga. Nag-post din ako sa Facebook. Marami din naman nag-comment na gawan ko muna ng paraan. Like, lagyan nga ng cables, and nakita ko na naman before na pwede nga. So, ganun nga yung ginawa ko. Pero, iniisip ko rin na pwede itong maputol ulit. So, nag-stop kami sa EDSA, nakita kong wire and sinecure ko na siya hanggang makauwi na ako sa bahay. So, ngayon, papalitan ko na siya. Nakabili ako worth 800 pesos plus 200 na shipping. And eto na nga. Let's see, guys. Thank you.
So kanina, nilagay ko na nga yung ano, yung sa loob, nakahook na. Basically, ito kahapon yung nag-snap sa cable na to, nakadugtong siya dito. And medyo mahirap siya gawan ng paraan. Pero yun na nga, tip lang, itong cable na to, nababaloktot siya na parang makunat na, you know, wire or something. And then pwede kayong mag-hook dito. Kasi yan yung ginawa ko, parang ganito. So yan, parang ganyan. So, mas maganda kung may papas, may lalak nyo to dito, tapos may hook na lang kayo nalalagay dito. Gagana pa rin, mapapatakbo nyo pa rin. Kung sakaling mangyari sa inyo yun. So, ang nakita kong solusyon dito, yun nga, may mga nilagay akong zip ties. Kasi talagang naputol ito, itong maliit na to, mula dito. So, mahirap talaga siya. And, potentially, kapag hindi matibay yung pagkakagawa nyo, dapat ang gawin nyo, isang fold dito, dalawa para naka ganito siya. So gumagana pa rin yung cable. Kasi eventually, gaya nga, inabot ako ng 5 years. Hindi naman talaga ito madaling maputol, pero sa katagalan na rin, wear and tear na din naman, naputol na. So mas maganda pag 3 taon siguro palitan nyo na, or huwag nyo nang paabutin ng matagal. Especially kung sasakyan ko tumakbo na ng around 70,000 kilometers. So yun, yun lang yung may papayo ko sa inyo. So yan, time na para ilagay ko na to, para hindi kayo mahirapan. I-pull nyo lang itong ito, pull nyo lang to, tapos i-hook nyo na rin to. So ganyan lang siya. Ngayon, merong lock hindi kasama sa binili ko, and itong ano na to, cable na to, walang kasamang lock. So mas maganda pag ginawa nyo nung way, or ano, maitabi nyo itong maliit na lock na to, kasi ito yung maglalock dito. Yan. Tapos i-ano nyo na lang, baluktot nyo. Yan. So nakalock na siya ngayon. Ngayon, para tama yung adjustment, ito, gagamitin lang natin yung adjuster dito sa ilalim nito. Merong adjuster dyan. So tatapakan ko lang sa loob kung okay na ba, or depende. Yan. Siguro para ano, i-try nyong naglalak naman to eh. So try nyo lang, kung depende sa inyo kung paano paggamit nyo. So subukan ko siyang tapakan ngayon kung okay na siya sa akin. So para sa akin, medyo mataas pa rin siya. So kailangan ko na magdasog to, tapos yan. Habang hinihigpitan nyo tong adjuster na to, yun yung ano, mas mababa yung tapak ng clutch. Kumbaga, pag tapak pa lang ng clutch, kumakagat na yung gear. So meron ding advantage at disadvantage yun, kasi malakas talaga makagasgas ng clutch disc. Pero depende sa tamang gamit din. I mean, pagkatapak, either release ka, huwag mo siyang masyadong ano, release na lang agad yung clutch. Huwag na siyang masyadong laruin. So I think mas matibay ito, abutin na naman ng ilang taon. Susubukan ko ulit kung okay na siya sa akin. Medyo mataas pa rin siya sa akin, so nag-a-adjust pa rin ako. Gusto ko kasi ako, ang driving ko, gusto ko konti lang allowance, tapos ano, agad, kagat-agad sa clutch. Ayoko yung meron pang distance between pagtapak mo ng clutch. Gusto ko, ano, agad, kakagat-agad yung clutch. And may tamang measurement actually yung adjustment ng clutch. Hindi yung sobra yung maluwag to. Yung tama lang. I mean, yan, susubukan ko ulit.